Ayun. Hello sa inyo mga kaibigan, magandang gabi. Ako nga pala si Denki from Mineski TV at ito ang next Game Dorito Invitational. Pang ilang araw na ba? Hindi ko maalala. Pero ito, ito ang unang laban. Actually, ito lang ang laban ngayong araw na ito. MSI Evo GT laban sa Team 123 or Team Sato Dua Tiga. Yan, yan yung 123 nila sa Malaysian eh. Anyway, this match... channel. Man, i-follow nyo na rin kami sa aming mga Facebook dyan sa Mineski Dota at saka sa Mineski na rin. Ito nga palang laban na ito. Ito na ata ang parang semifinals. Round number 2 na po ito. At yung kabila naman dun sa kabila, first departure versus Mineski. Para yon sa Thursday. Walang laro bukas kung di ako nagkakamali. So ayan, best of 3 po ito mga kaibigan. Malalaman natin kung sino ang magkakamit ng 1500. Uy! Di sila. Remakers. Ayan, ganun yun eh. Unless may nangyaring kababalaghan. Reconnect tayo. Tapos pag ganun pa rin, kamote. Ayan. Easy lang kayo mga kaibigan. Nababasa ko yung nasa chat. Nag-spam na kata kayo ng picnic dyan. Hindi pa naman. Ayun, confirm. Ano nga. Baka naging na-all pick ni kuya. Ayan. Easy lang tayo. So ayan, maglaban po. MSI Evolution GT. Ang dating... three of them came from Rave. Tapos yung dalawa, yung isa galing Arcanis na naging Execration. Tapos yung isa naman, galing sa nag-disband na team na nakalimutan ko. Ano ka ba yung team ni Polo? Ang tagal ko na kasi hindi nagka-cast. Teka natin sa chat. Hindi, Skyville. Wow! Magagalit sa akin ito sila, JJ. Basta yon. Alahan natin. Maalala ko yan. Promise. Computer shop. Yan. Abangan din sa chat. Late na nga lang. Basta. Isa rin yung dating sobrang lakas na team. Huwag na lang natin sigurong banggitin kasi medyo nag-disband na sila. So, ibaon na natin sila sa limot. Ito namang sa Tudo Atiga. Dati namang Team G-Guard. Sabi nila, tara magsama-sama tayo. This is actually Sudo G-Guard plus... new talents na si Yamate mismo ang kumuha. Kaya excited ako kung paano mangyayari dito. And they're the ones, yun nga, all pick nga, sabi ko na eh. Sila yung itong G-Guard na to, ito yung sumira sa pangarap ng Team Mineski. Kaya hindi sila nakakuha ng puntos upang makapasok sa qualifiers, maging makasama sa wildcard. Well, ganun talaga ang buhay mga kaibigan. At yan, nakikita ko na nga sa chat, sinasabi nila, AP! All pick! Halaka AP! Ayan, wala akong kinalaman dyan. Ay, boss na yung kinawawala ka. Yung mic, napuputol na naman. No, the mic is doing it. Yung game booster ba? Teka. Restart ko yung Dota. Wait. Dota. Ayan. Kasi yung game booster ata eh, mote. Sino ba nag-install nito dito? Ang ganda-ganda naman ng PC. Yan. So, feeling ko yun yung nagiging culprit kung bakit medyo nangangamote ang ating ayan. So, habang ganyan mga kaibigan, siguro i-plug ko na rin yung magaganap na pinaplano na may matagal na ito. Para naman sa mga fans ng esports dyan sa Mindanao, ma-excite na kayo kasi di September 5 and 6 kung di ako nagkakamali. Hindi naman ata magbabago yung schedule. Check ko na rin. Ayun, tama. 5 and 6. Magaganap sa SM Davao Ecoland ang Esports Tour Davao. Ayan. Kung naalala nyo nung nakaraan, ginawa namin yung... Teka, nagka-type ako ng password. Ayan. Secret lang natin yan. Ayan. Ginawa namin yung Esports Tour sa Pampanga. Hindi ko mahanap yung lobby. Hala, iniwan ako. Nag-type nga ako eh. Ayan. Sa mga nakasama namin nun sa Esports Tour Pampanga, maraming salamat. Pero ngayon, syempre, hindi naman natatapos doon ang lahat. Sabi namin, aba, syempre, hindi kami papayag na yung mga kaibigan natin sa Mindanao. Wala. Ayan. Panibagong dalawang araw na action na naman ito ng Dota 2 at saka ng League of Legends.
Hindi lang naman Dota 2, syempre. Maraming laro din dyan. Kung saan, kumbaga, magbabakbakan yung sa MPGL at saka sa NCCL na rin, yung ilan sa mga pinakamalupit na gamers ng Davao. At saka syempre, di naman mawawala dyan yung mga casters ng Mineski TV, si Lon, si Duno, ako, kung okay lang sa inyo, nandun din ako. Pati na rin yan, no? Pati na rin yung ilan natin mga talents na nagagandahan tulad ni Bianca Yao, Arjane Amante, at saka si Eliza Taylor. So, kita-kits tayo sa ano sa Davao, mga tropa peeps. Kasi sigurado naman ako may mga nanonood dyan na mga taga Mindanao. Ano sinasabi sa chat? CNS, high five! Oo nga. Nasa mali ako. Ha 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 ha. Nakalimutan ko. Ayan, sinasabi nila sa chat. CNS, tama. Boss, thank you, audio mo nawawala. Okay, okay. May nag-ano ba sa atin? Hindi nag-check. Okay. Okay naman yung ano, audio ko. Ayan. So, okay naman na yung aking audio. Pasensya na. At nakalimutan ko yung team ng CNS. Grabe. O nga, no? Ganun katagal. Sa dinami-dami ng aking pinagagagawa sa bukod sa casting, eh, nakalimutan ko na yung team CNS. Pero that doesn't mean na nakakalimutan natin yung lahat ng kanilang ginawa. Napaka-dominant din nila nung panahon na sila'y magkakasama pa. And in fact, sila nga yung feeling ko na, sila yung team na yung parang kapag hiniwa-hiwalay mo yung mga players individually, may talent sila pero hindi nila kayang mag-thrive nang hindi sila magkakasama. Kasi nakita natin si JJ Garan was part of Mineski as well as Polo and Yamaguchi, pero hindi siya kasing successful nung magkakasama yung lima, 'di ba? So ngayon tingnan natin na kung ano mangyayari. Well, wala na yung CNS pero nandito pa rin si paring Polo, nagtutuloy ng kanyang kapalaran this time with fellow veterans Ryo, si Jardel at saka si Cast with Boombox, sharing his talent coming from Arcanis and Execration. Hindi ko alam siya, Cast would be the captain, pero syempre parang ano din yan, Papi S4 connection na hati-hati silang magtuturuan. Ngayon naman dito mga kaibigan, Yamate being the senior that he is at saka siya yung pinaka-veterano dito, hindi siya nagka-captain. Si Kuya 343 mo, pero parang ano din yan, share-share din siya, share-share life, di ba? Hindi naman siguro masama yun. At saka sabihin nyo lang guys kapag nawawala-wala pa rin yung audio. Task could be removed. Very basic. Let's rock din. Feeling ko, task tech is ang iba bandito ng ano, ng MSI Evo GT. Pero hindi, clockwork na lang daw. Pareho din naman sila na sumasabog. Robot, medyo iba nga lang ng trip. Dito magdedepende. Pag gyro ba nito, edi wow. O yun na nga, sinasabi ko. So malamang first video mga kaibigan ay Lina. What we've seen nung TI5, kumbaga medyo naging predictable na rin since we've seen this, kumbaga the style of draft doesn't change until magkaroon ng bagong patch. Pero mali mo, di ba may baon itong MSI Evo GT as well as itong Team 1-2-3. Tignan natin kung anong mangyayari. This is Philippines versus Malaysia. Magkakaalaman na kung sino ang aabante para sa finals. Ayun, Earthshaker daw, sabi nila ayoko ng Lina, kalokohan yan. So maybe Team 1-2-3 would be getting it. Bounty Hunter and Lina combination might be up right now. Abangan natin yan. Ayaw, diwag. Sige, diwag. Hintayin natin. Pwedeng Lina, pwedeng Rubik actually. Pero sa ngayon, dahil may BH na automatic, ano na to, payaman Dota. And we've seen how Bounty Hunter dominates the game, not necessarily through power eh. Ginagamit lang niya yung kanyang track para kumita ng pera. As what we've seen, di lang sa TI5, kundi kung nanood kayo kahapon, eh yung game number 1 ng Gigabyte Mineski versus... Tignan mo, pati yung kalaban nila, nakalimutan ko din. Grabing amnesia. Yan. Ganun talaga pag andami mong ginagawa sa, sa buhay. Kasi hindi na lang ako ngayon caster guys. Meron na rin akong responsibility sa ESL. Ganun talaga ang buhay. Siyempre, kailangan pera-pera din. Sino yung kalaban ng Mineski nakaraan? Hindi first departure. Yun yung kakalabayan nila ngayon. Basta si... Ayun, kunuha na lang daw ng MSI Evo GT si Lina. Sabi nila, sige, sa amin na lang yan para easy. Easy game. Ah! Myth, Trust, Signature. Signature Trust. Naalala ko na bigla. Inisip ko lang yung flag. Nung inalala ko yung flag, Thailand yun eh. Boom! Naalala ko na bigla. Sila Lakels.
So yan, bago kayo magalit sa chat, easy lang kayo. Yun. So yun yung pinanggapin nila sa Signature Trust. Na akala ko naman kayang-kaya nila Lakels eh, sa totoo lang. Maganda rin naman yung synergy nila, and in fact, sila yung laging tumatalo sa Gigabyte Mineski. Pero this time around, nagbagong ihip ng hangin at mukhang ang parang nagbabadya na po, na parang pinapahiwatig na ng Gigabyte Mineski na ito na yung road to TI6 namin. We're gonna start the dominance as early as now. Pero matagal-tagal pa, ilang buwan pa, tagal noon, boy. Kung ano, kung talagang papangatawaran nila yan, kung sa tingin ko, sa next major tournament sponsored by Valve nila magagawa yan. Kasi pinangako na nga ng Volvo na magkakaroon ng hindi lang isa, kundi apat na major events ang i-sponsor nila. So dati international lang, ngayon magkakaroon na ng plus 3. Hindi natin alam kung ano yan. Abangan na lang natin siguro sa may end ng summer, maybe at September or October. Summer ng Western Hemisphere. Baka sabihin nyo, kaya dengue tapos na summer. Sa atin yun. But anyway, Spirit Breaker getting banned. Broodmother as well. Pwede. Maayos na yan. Ito yung mga malakas panchuplets ngayon. At saka kung sakasakali, pag nakuha ng MSI Evo GT si Brood, mahihirapan sila since they are looking to snowball via kills. Kung sakasakali man, si Broodmother, mga-asar lang yan. Pipili lang yan ng isang linya para pestihin, makapag-split. At ngayon, mahihirapan sila. Either they would relegate at least one hero para pigilan si Brood, o masisira nun yung ano nila, yung momentum nila as five-man rock and roll. Kling should be removed as well kasi isa rin yung magandang asset with Team 1-2-3 na kung kaya nilang hindi naman siguro double invis, kundi double takot factor. At yun, Darkseer, mga kaibigan, we might be expecting a combo here. Winter Wyvern could be up next para sa Team 1-2-3 or someone who can utilize a good setup. Pero yun, narinig ko yung sarili ko. Ako ba yun? Oh, hindi ako. Kaboses, hindi ko boses eh. Hindi ganun ang boses ko. So ayan, shoutout sa aming lahat na nandito ngayon sa kay Miss Kay Buhay. Napaka ano, yan ang buhay ng esports. Shoutout din nga pala kay Sir Francis, tsaka kay Sir Lon. Of course, maraming salamat kay Sir David, kay Sir Telos, at tsaka kay Joshua. Tsaka kay Lucky, kay Sir Lucky ang multo ng Mineski. Ano, tagal naman pumili nitong MSI Evo GT. I think they're thinking of getting a Rubick, a possible combination with Lina. And if they would go for it, pwede silang mag-offlane Earthshaker. Malakas ding asset yan. Kahit anong iba to ng sa Todig. Pero kinakaw nila. Ninakaw ang Winter Wyvern. Sabi nila, nope. Fire Ice Connection for MSI Evo GT. Ngayon, ang naiisip ko na pwede nila i-combo ay Axe o kaya naman ay Naga Siren. Pero medyo OA na ata yun. Para sa 1-2-3, tingnan natin. Rubick can be a good pickup from ano ah, from 1-2-3 kahit paano pwede nang nakawin yung Winter's Curse. It can suffice, di ba? Sabihin na natin na iba siya. Pero at least pag gumamit ng Winter's Curse ang MSI Evo GT na walang i-follow up, nakaw na ito. Sobrang easy lang yan. Titingnan ko rin yung chat para masaya tayong lahat. Kasi alam ko marami na sinasabi yung mga tao, siguro galit na sa akin o kung ano man yan. Dali, akal mag-load. Ayun. So yun nga mga kaibigan, ang pinaglalabanan nga pala dito sa next game Dota 2 Invitational ay $1,500. $1,500 para sa isang invitational tournament. And in fact, ito po yung pinakaunang tournament na inano ng in-sponsor ng NXT game. Napakalaking bagay nito, especially na konti lang talaga, medyo kakaunti yung lumilitaw na tournaments dito sa Southeast Asia kasi siguro walang sponsor masyado, konting kulang sa pera, mga ganyan-ganyan. At kaya nagpapasalamat tayo sa nextgame.com sa pagsuporta sa esports scene dito sa Southeast Asia. At nabibigyan tayo ng chance para ma-showcase ang ating talento, ma-hone yung ating skills, maging mas competitive tayo in lieu to the rest of the world, diba? Kasi tulad nga ng pinos ko, feeling ko Korean Dota would be the best Dota for the next year. Siyempre, hindi naman papayagyan yung China at yung Western teams. Tayo, nga. Kailangan din natin mag-improve in one way, shape, or form. At itong mga ganitong klaseng tournaments, dito tayo nagkakaroon ng chance para mahinang ng mga teams natin from Southeast Asia ang ating mga sarili. Sa ngayon kasi, parang kung tatanungin mo yung buong mundo, pag Southeast Asia, ang maisip lang nila lagi, yung Team Fnatic, sila Mushi. So, kailangan naman na makahabol tayo, di ba? Maging, at kung hindi man on par, malagpasan natin.
yung nagawa ng fan natin. Ngayon, ang tanong dyan, pangarap lang ba yan o baka pwedeng abutin, di ba? Kasi naniniwala ako, kaya naman siguro. Dazzle, para sa team sa Tudo Atiga, pang-sustain. Ngayon ang iniisip ko, sino yung carry nila para lagyan ng kapote ni Dazzle? Ano, ang combo nila, vacuum shadow wave, di wow. Medyo feeling ko na wala na ata sa wish itong draft ng 1-2-3. Well, they can give the, ano, the shallow grave para kay Queen of Pain para makapag all-in blink in siya dito. Problema, Phantom Lancer ang kalaban niya. Phantom Lancer, Lina can outburst Queen of Pain, especially after Refresher Orb. Yan, tinanggal na rin si SF. Another good combo with Dazzle. Samantalang Phoenix naman, para lang hindi mapasma yung kalaban. Ito na po, nilabas na ang Ember Spirit. That could be a good placement combo para sa Vacuum. Vacuum, syempre, malaking tulong yung Minus Armor from Weave, itong DPS from Sonic Wave. Tapos kung nakatruck yung mga kalabang papatay ni Ember, eh madali-dali siya makakapag-online para sa kanyang Battle Fury and other items para mapugo niya yung PL. Pero ngayon kasi, dahil sa pinakita ni paring aggressive from CDEC, medyo na-revolutionize yung paggamit ng yung PL play. Ngayon, makikita natin kung paano ba yan i-utilize ng MSI Evo GT. Either they would adapt aggressive style, or baka naman sabihin nila, hindi ko, Denki, mas maganda yung mag-chill place lang tayo. Diba? 10 seconds remaining. Ayan, binubuksan ko yung Twitch chat. Mag-load ka, please. Gusto ko magbasa. Ayaw. Kung wala ta akong signal, ah. Hirap ng buhay. Storm. Ayun, Storm Spirit, mga kaibigan, nilabas na po. So, this is a support Lina in conjunction to Winter Wyvern, Earthshaker offlane, PL malamang carry, gamit dyan ni Raven, Storm Spirit would be at mid. I think medyo mahihirapan ata dito si Storm before level 6. Queen of Pain would have a better advantage pagdating sa harassment at saka escape options. Kalamangan naman ng MSI Evo GT dito, kapag nag-gank si Cast, eh medyo solid yung kanyang stun. The problem is, kailangan niya mag-offlane. So let's expect a combi, roaming Lina or roaming Winter Wyvern dito to complement Storm Spirit. At yan, habang hinintay natin mag-draft, pumili ng heroes ng mga kuya natin. Eh, magkapasalamat lang ako ulit sa nextgame.com. Yan ang the fastest growing online betting site ngayon. So baka sabihin nyo kasi, ang alam ko lang na betting site, itong blank, hindi lang. Meron tayong bago, itong nextgame.com. At itong laro ngayon dito sa Next Game Dota 2 Invitational, eh malamang nakaano din, pwede kayong magbet ngayon. So all you have to do is go to nextgame.com. Tapos ayan, nandun yung mga games na nangyayari ngayon. Bet din kayo pag may time, di ba? Hindi lang yung pwede yung bet on is yung mismong match or yung series. Pwede rin kayo magkaroon ng side bets kung sino ang makakuha ng first blood or kung sino yung una makakuha ng Roshan kill. Kaya yan. Diba? Syempre malaki din ang pasasalamat ko sa ano, sa Mineski Events team, kasi kung wala sila eh walang mag-organize itong event. Kaya yun, minsan talaga passion na lang nag-ooperate sa amin, hindi na yung pera eh. Minsan nga hindi na kami kumakain eh, ganun ang buhay Mineski eh. Para lang makapagtrabaho nang gusto, makapag-focus kami, kakain na lang kapag patay na kami or ano na, tapos na yung trabaho. Ang tagal mag-load ng chat, gusto ko magbasa. So yan, pakilala ko na lang muna yung mga players natin mula sa Team 1-2-3. Dito sa Radiant side, we have, wag kang humarang. Si 1-2-3-3-4-3, mga kaibigan, wag nyong tawagan as Bounty Hunter. Ito si Minerva, lalaki po yan, as Dazzle. Si Yamate naman dito would be the Carry Ember Spirit. Uy, nakataas ang kamay, oh. Anong kaninong ang kamay yan, yung ganyan? Alanin ko lang. Kay Diamond Dallas Page, ayan, oh. Ay, hindi pala Gaya. Basta yan. Si paring Kang as Darkseer, at si Queen of Pain would be used by paring Ben. Sa kabilang side ng mapa, nandito si Cast as Earthshaker. Ayan, ganda naman ng ano yan. Ganda ng set niya dito. Si Jardel naman, Chrissy as Lina. Okay. Storm Spirit would be played by paring Ryo. Boombox will be playing Winter Wyvern. And last but not the least, we have Polo or Raven as Phantom Lancer. Ang tagal nung mag-load yung chat. No? Ayun, yun. Mga barkada ko, team sa 2-3. Go, 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 Faga Minerva. Aba, nag-Tagalog talaga. Hindi, sige, maniniwala ako sa'yo.
Ayan, huwag kayong mag-away, di ba? Nag-away ka agad. Ayan, tiga-tiga duwa daw ang mangyayari. Tiga-tiga duwa, ano yun? 3-2-2. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan. Easy lang. Na Pinoy's daw yung Mines Kitty. Ba't ano nangyari? Ah, may umi-epal lang. Easy. Ano daw? Kuya Denki pa, shoutouts po kay Juno, yung Pogi. San banda? Shoutouts nga pala kay Juno Reyes. Tama ba apelido ko? Mali, no? Kay Mr. Juno, ang editor-in-chief ng Mineski.net. Ayan. Sa kanyang murang edad na 12 years old, eh, siya ang editor-in-chief namin. Shoutouts nga pala sa Cloud9. Ayan. Ba't wala na naman akong in-game sounds? Ah, meron? Okay, okay. Pagkatapos mag-load siguro. Ayun, oh, easy lang kasi. What's going on daw? What's going on? Ayun na. Game. Rock na ito. Napakilala ko na silang lahat. So, ayan na po mga kaibigan. Mag-alak na sila. How is the items for both teams? Meron po ba stream nung TNC? Meron ata, pero talo. Talo yung TNC. Diba? Sino daw po yung Raven? Si Polo yon, si Polo. Polo is Servicios. Yan, nagalakad na kagad si Kang. Kumakangkang na, mga kaibigan. Ikwas-kwas mo daw ang wex-wex niya. Eto, si Raven. Oh, teka lang. Guys. Offlane PL? Naku, si Monkey King, ba't nandito ka, boy? Ay, bye-bye ato ang trip dito ng MSI. Tingnan natin kung ano mangyayari. Babati daw sa pamangkin ni True CXZ na si Carlo Oreiro. Angas ang apelido niyo, Oreiro. Ano daw ang score? 0-0 mga kaibigan, lamang pa rin yung 0. First game po ito. Denki, ano update kay Ninja Boogie? Eto. Hindi to confirmed. Inside info ko lang to. Medyo pahinga daw muna siya. Hindi naman retire, pero pahinga-pahinga din. Bala niyang bumuo ng team, pero hush-hush na lang muna siya sa specifics. Tandaan natin, nakakatapos pa lang ng TI5, di ba? Pero ito, mga kaibigan, ginawa na po ang kasamaan. Ito po ang Lepub strat. Pero huli ka balbo, sabi niya, makate ha. Alam ko na dyan ka, 3-4-3-4. The stun would be there. Humahabol si Jardel. 1 second ago para magamit niya kanyang second na ano. Pero ang dami nilang wards dito. Sentis would be used. Ang problema medyo lang kulang. Ang kanilang detection could have gotten dusts instead. Pero wala. Yun talaga ang Haibu. Pero alam mo, itong yung style na nung kasamaan strat, sobrang bata pa lang tayo. Ewan ko, kung naabot Dota 1 days pa lang to, ay, siguro way back 2009, nung na-introduce si Darkseer, yan, ginagawa yung mahiwagang jutsu na yan. 2009 ba? Parang ganun, 2008 siguro. Or less. Kasi yan, yung mahiwagang jutsu, mga kaibigan ng kasamaan, kung saan lalagyan mo ng Ion Shell, yung Invis na hero para medyo makatsti. Anong matchup ito? Ryo? Facing Ember. Apoy sa apoy, mga kaibigan. Bakit ganun? Samantalang dito, nag 2-1-2 sila. Okay. Jardel. As a safe lane storm. That's very strange. Siguro naisip ng team ng MSI dito na pagdating sa Magikan, kayang-kayang tankihin ni Ember. Thanks to Flame Guard. Si Ryo dito, may magic din naman, pero mostly right click siya mamaya thanks to Fiery Soul. So, hindi ko talaga alam. Siguro range advantage. Gusto nila mag-farm. Gusto nila mag-carry si Koya, no? Si Storm. Let's see kung ano mangyari to. Raven. Medyo okay naman siya sa farm. 4-0 at 1 minute in. Kaya wala naman tayo siguro reklamo dyan. Cast. Rotating. Pwede siya mag-stun. Kung gusto niya, hindi pa niya gagamitin dito. Si 3-4-3. Naka-bangers mga kami para sa courier. But I think MSI knows what's up unless medyo nasa mali sila. Alam mo, pag ito napitas yung courier, madi-disappoint lang ako lalo. Dahil dapat alam ng MSI kung ano nangyayari, mga kaibigan. They have Bounty Hunter as their enemy. You can't really leave your career just walking nonchalantly. Pero mamaya na yan. Yamate dito last hitting. Okay naman siya. Minerva dito. Nakabackup para sa kanya sa may taas. Mag-isa lang si Kang Kang. Habang itong si Tiga Apatiga. So, ang naghatid ng bote ba si ano? Ayun mga kaibigan, si Cast dito ang naging oy! Okay ah. Dalawang bote, lahat ang may dala si ES mga kaibigan, siya na muna ang maging courier dito, ang naglalakad ng courier na medyo malaki. Earthshaker Ling. Ayan, abutan mo ng courier pre. Abutan mo.
Abutan mo! Abutan mo na, wag ka na mahiya, boy. Nice one, nice one. Nice one. Lalari siya, sabi niya, Jardel, ito na yung bote mo, be. Sige natin. Okay, ah. Yan ang magandang adjustment from Team MSI. Kaysa naman ipapitas nila sa courier yung may ipapitas nila kay 343 yung courier. So now this would be a passive game. Nakuha ng MSI, pareho nilang gustong makuha yung dalawang bote na yan. Samantala sa Team 123, they can't really convert so far. Kaya ito, si 343 umakit na lang. Sabi niya, ayoko na, kakatampo. Solid yung farm niya, no? Ni Kang, walang chuma-challenge sa kanya. Now at level 5, how is ano, Jardel? Ganun din. Ay, hindi, next level 4 lang, medyo 10 bits. Ben at level 5, very good. Okay. Level 4 naman to si Lina. And wow, what a funny build, mga kaibigan. Getting Sleight of Fist at level 5, I believe. Or at level 4. Para meron siyang Tonkatsu Factor. Pero ito, naku po. 340 mga kaibigan, umiikot. Tingnan natin ang mangyayari. Oh, nalubidan si Ryo. The slow would be there to stun. Catching to Ryo. Would escape. And be safe. At grabe, salve na. Tango pa, abaw. Eh, ikaw na. Ikaw na malakas mag-heal sa buhay. Grabe, medyo galit na po si Ryo Hasegawa. Hindi na nagkasya. May bote pa yon, may bote pa. Salve, tango, tas bote. Pwede ko ba naman namatay pa? Ewan ko na lang. Boots, kayo na napunta. Ayaw pang makuha. Hindi ko, na-confuse ako doon. Nabigay ba niya? Oo, oh, nabigay niya. Ayan. So, 3-4-3 rotating. Nag-award na lang siya dito. Very smart. From Team 1-2-3. Kasi kailangan nila maging efficient. Hindi sila pwede na parang walang ginagawa sa linya. Spotting boom box. At si Raven dito. Ako, tago na si Raven. Pwede lang habulin. Yun na. Sige. May orb of venom ba siya? Meron. Right click pa. Boom box can actually help. Lasso would be there. Sinigawan mga kaibigan. Right click pa. Heals would be utilized. Pero mamamatay siya sa kamay ni Yamate. First blood. Patay. Si Raven aka Polo. Queen of Pain. The magic of Orb of Venom. Ilan naka-orb sa kanila? Dalawa, boy. Swag. So, di lang siya Shadow Strike. May Orb of Venom pa, di ba? Range. Kasi baka naman mag-scuddy si Yamate dito. Next level strat. Kung sakasakali. At, iyan. Ryo. Yan pa lang ang item. Samantalang si Ben Wu. Wala pa rin naman. Mamaya-maya pati makakita ng maganda-gandang Gold Sway dito. Pero tingnan natin kung ano ang pwede nilang magawa. To be honest, nagulat ako sa laning choices ng MSI. Mas marami silang core pero confusing yung kanilang ano. Wala silang pihadong offlaner. Wala silang obvious na parang pinaka main guy for tempo control. Sabi nila, okay lang yan Kuya Denki. Si Polo nang bahala sa baba, sa gitna, si Ryo. Tapos yung storm namin, for some reason, ilagay natin sa taas para walang problema. Okay, tingnan natin kung mag-pay off ba yan. MSI, so far, naungusan ng isang right click mula sa first blood attempt na yon ng team sa Tuduwatiga. Nako, oo. Wala lang. Wala. Runes would be controlled. Medyo slow pace ata na laro ito. Hindi tayo makakapag-expect ng malupit-lupit na laban. Pero to ata. Ryo, makabi na. Huli na naman po. Slow. Nag-stun sa wala. Pumasok na po. Si Yon Time ay nilubidan. Si Kang tutulong. Kidlatan. Si Ben. Pero kulang mga kaibigan. Kang would be able to kill him. MSI Evo GT. Medyo tilting ata dito. Pero hindi pa naman tapos ang laban. It's just 2-0 at 6 minutes in. Pag yan 10-0, 6 minutes. Yun talaga. Wala na talagang bawi yun. Hirap ng kumambak. Sige, right click pa, Raven. Ano mangyayari? Oh, naku po. Sige natin. Anong gabi ni Yamate? Meron ba siyang ulti? Wala pa. Level 5 pa rin siya. Pwede niya mahuli si Raven kung kakain yung gulatin. Oh, the slow would be there. Ibibait nila yung jokes, yung ano, yung doppelganger. Hindi pa niya gagamitin. Nakaabang dito si Moonbox to help Raven. Pero wala pa ata mangyayaring ganun. Oo, wala pa yan. O, nangaharas lang eh. Si Raven, tawag na tawag ng kanyang mga illusiones para ma-right click. Hindi lang manyuk. Dito si Queen of Pain. Na ngayon ay heal lang naman ni Minerva. Ah, wala pa rin. Ito mo ang sandwich maneuver kami ni Ryo. Might be in danger. Let's see. Andito si 343 na kabangers. Gogo ba sila? Hindi ko alam. Mukhang wala pa. Sa may taas naman. Nagsusolo na naman si Kang Kang. Okay lang siya eh. Talaga. Wala siyang problema eh. Sa ganito klaseng matchup. Si Storm wala pa naman. May ulti na siya. Pero mukhang takot pasukin. Si Kang Kang dahil he can easily run away via surge, can deal lots of damage. Salamat sa Ion Shell stacking. Hindi lang din sa sarili niya sa mga creeps.
eh talaga nga namang mahihirapan ang MSI dito. Samantalang all that's running for Team MSI is meron silang PL na nasa off lane, mga kaibigan, nasa baba. At ito, harassment mula kay ano? Kay Boombox ito, puting Yamate in the dire dire situation. Kailangan niya ano tumakbo, hindi nagtawin lang siya ng backup. Minerva nandito, pamasa mo bote, easy tactics mga kaibigan. Sa mga di nakakaalam ng ganong klaseng jutsu, mag-google kayo. Mamaya yan, ako huli si Ben. Huli ni Ben, seryo. Nag-wall na po si Kang Kang, nasa ng vacuum, hindi niya magamit. Naglalakad lang siya para habulin si Kang. At ayan, tuloy nakit. At siya, uwi ka muna ng Laguna. Clash of Clans ka. Ba't kaya ganun? Anong pumasok sa isip ng Team 123 na kakayanin nila yun? Remember, it's Lina in verse that we're talking about. Ang lakas ng burst damage niya on the get-go. Can be arguably weaker than Queen of Pain. Kasi si Queen of Pain medyo mas AOE yung kanyang ultimate. Pero mamaya, Minerva, nakahuli ng dragon, habulin ba niya? Poison type tapos ligaw. Si Yamate, no ults para sa kanya. At ngayon, nagpusong bato. Si Winter Wyvern, also may gitna. Ako po! Si Ben! Ni right click ni Ryo. Sigaw, mamatay ba siya? Nice kills. Right click pa. Oh, nagbagong isip. Bunga flame. Patay, mga kaibigan. Ryo dito. Killing Ben. Cass can actually move in. Pero nagbago siya ng isip. Siguro nag-ipon siya ng blink dagger. Kasi naman mamatay siya, might as well give another chance sa kanyang kalaban na sana naman maging maayos. Raven, farm lang. Wala pa yung kanyang wala pa siyang Ring of Aquila dito. Pero baka naman mag-drum siya. Tignan natin. Ops, Kang. Tumatago. Jardel, nako po. Nakita siya ni T4-3. Ay, ang laki ng damage. Patay siya dito. Binacuum sa mukha para mamatay. The scores now 4-2 patingin ng net worth na kay Kang. Ang pera ngayon. Sumunod lang si Jardel at si Rio, pero it's pretty much close. Nasa 300 CD lang, na 300 or 400 lang ang kalamangan ng MSN ng Team 123 dito. Hindi naman ganun kaungos. Baya, mali ako ng password sa sarili kong cellphone. Oops, nag-ping. Baya, mali itong rune. Tingnan natin kung makakuha siya. Sige, abante pa, boy. Abante pa. Yan, sanin mo ako. Marunong ako. Yan, wala. Walang nakatago dun. Nakaya man. Pero ito, naku po. Pumasok na. Na-blink ba? Nakuha ni Yamate, mga kaibigan. Ang regen rune, pero hinabi siya ni Raven and Company. Boom, bas. Pwede siya mag-ulti. Wala pa pala siya. Level 4 lang siya. Naglason. Oy, ang ganda ng kapote. Dumating si T4-T. Sabi niya, tara, let's go. Mamati pa si Raven. Hindi makataka siya. Dumating. Then, si Ben mo na ko nalupidan. Dalawa to. Hinil ni Boom, bas. Pero tingin sa lalabit tulad. Patay si Wong. Si Raven naman niluto. Dahan-dahan. Jai pa din siya kumidlat. Si Rio. Killing Panto. Hindi. Siya napatay ni si Bounty Hunter nga. Nakilatan ba naman sa mukha eh. Or baka si Dark Silver namatay, hindi ko alam. Hindi ko nakita masyado eh. So ngayon nagpo-push dahan-dahan si Jardel, meron na siyang Soul Ring, Nulls and Dust of Appearance, samantala sa kabilang side ng mapa, wala man lang ata ni isang ipon eh. Oo, wala pang Yules. Si Cass, kamusta? Wala rin. Boombox, wala rin masyadong item. Eh, itong si Raven. Ako, wala ding item. Life is hard. Jardel. Okay naman siya. Okay lang siyang ganyan. Kaysa naman maganda labu-labuan. So, in the scores ng 6-5 patingin ng goal graph. Medyo pantay ha. Neutral grounds tayo. Sa may XP graph naman. Going towards MSI kasi nga naman kaysa na puhulan nila dito. And despite Team 123 having the advantage pag in skill, hindi naman ganun kaagad natapos ang lahat. Ayan. Ano nangyari sa video? Oh, so ito. Pumasok ba? Hindi. Nang asar lang. Yamate ito. Being harassed by Raven pero nakaabang. Boom, bakit ito. Kung sakasakaling aabante si Yamate, pwede siya i-Winter's Curse. Nako yan. Pag sumigaw mga kaibigan, blinging in. Oy! Na-dodge ni Raven. The stun would be there at si Yamate po ang namatay. Perfect positioning from Cass. Literally, Yamate wasn't expecting that one. Ayan, ipantay na po ang score. Grabe ang mga Pinoy. Ayan. Kuya Deng, kingipin naman ng lolo ko yung totem ni ES. Wow. Samantala ito. Oh, pinutuan mga kaibigan. 3-4-3 ka, ha? 3-4-3 ka? May dust ako, boy! Ayan, Cass. Still no blink dagger. Pero siguro mamaya pa yan. He's prioritizing wards ata. Pero nakita ko parang gusto ata niyang mag-wards yan, eh. Si Boombox. So, yun na nga. Nakamuha na siya ng silent set.
Raven, still no drums, still no worthwhile items para mag-encourage sa kanya na mag-gank Yamate, just Orb of Venom. Dazzle, wala, kalungkutan. O, pumasok ba? Wala. Kumuha na ng creeps, okay lang. Si Ben, wala, ni drums, ni Battle Fury, semblance, wala pa rin. Papalakpak tayo mamaya kapag nakapag-drums na yan. Sorry to. Boss Dinky, ayaw talaga ng ano. Ano yung ayaw, pre? Pakilinaw. Sige natin, baka may sinasabi siya. Hindi daw ba namin i-stream yung TNC versus Underminer? Dito ba yon sa nextgame.com? Kung hindi, eh malamang hindi namin may stream, diba? Kasi syempre limited din lang yung stats namin. At saka kung hindi naman kami kinuha, ba't namin ikakas? Wala kaming kikitain. Hindi naman sa mukha kaming pera. Pero syempre, we need to give credit where credit is due. Diba? Trabaho to eh. So, kumbaga, katanggap-tanggap na kailangan mo syempre magbayad. Anyway, Ben, si Ben Kang, at saka si 340, mga parang, pwede, yung pangalan nila, pwedeng isang username eh. Ben Kang 343 at gmail.com. Pwede eh. Pero to, nako siryo. Nako ryo. Pero mamaya na yan, mukhang dito ang sumibuha ang laban. Boombox! And Raven, nakakape dito, nagkakape lang, walang galawan. Pero problema, apat ata mula sa team 1-2-3 na nandito. Ben, nahuli ba Boombox trying to run away, samantalang Ben is doing the same. Cast, nabakyo, nag-echo slam, tumama sa A1 ko kung tinamahan ba yung isa. Mukhang malabo, Juddle blinking in Yamate na kumutan ka agad. Maaari si Juddle mamatay dito. Rio, ruma right click, patay ka agad, isang Laguna lang si T43. Killing speed siya para dito. Hinabo siya ni Ben, hindi, Minerva. Wala rin masyadong ginawa, pero tuloy-tuloy pa rin. Andan natin na nandito si Raven, nakatago. Naku po, pinasukan siya ni Ben, hindi. Nagbago isip mga Ben, pumitibig pa. Nalubidan! Oh my gosh! 9-8 ang score. In favor of Team 1-2-3, sa 2-2-3. Ang nangyayari dito, at hindi ko masisi yung draft eh. To be honest, mas maganda yung draft ng ano eh. Ng MSI para sa akin, medyo mas flexible. Nandun yung lahat ng flavors of the month. Pero gusto naman kasi ng ano, gusto naman ng 1-2-3 is comfort game siguro, comfort players playing their comfortable heroes. Para hindi sila masyadong ma-pressure. And I'm not really expecting na dito yung Team 1-2-3 mahihirapan pagdating sa progression since they have Bounty Hunter at magbibigay lang nagbibigay ng gold advantage para sa kanila. MSI naman, I think they need to offset Bounty Hunter. At least mapatay nila ng maraming beses. Huwag nilang ahayaan na malagyan silang napakaraming track. Or unless, plano nyo mag-defusal gaming, diba? Because defusal removes the buffs from dust, the debuffs from dust. Hindi ako sure sa iba pang detection items, pero siguro hindi naman yun posible kasi item yun, inakalapag. So, alam nga naman, may confirmation bias pa galing sa ganun, diba? Napaka-weirdo, no? 9-8 ang score. Patingin nga ng goal graph. Naku, yan na. Umakit na daan-daan. No? Kanina nasa 2K goal advantage. Pero ngayon, umakit na ng 500. Para sa Team 1-2-3. I wanna see the odds pagaling sa nxtgame.com. Sige nga, guys. Yung mga nasa nxtgame.com dyan, ano yung odds ng pagbobot dito, pagbebet? Sino may pinakamataas na odds? Sino may pinakamababang odds? Ano sinasabi sa chat? Radiant's top tower is under attack. Ayan, yung mga ligong kaya parang minisabi naman. Anyway, Raven, nag-push sa may baba. Oo, nako! Yamate! Nako, mas nasa delicate sa si Raven dito. Hinahabol siya dito, ni 343. Nako, wala na siyang buhay. Makatakas mo siya. TP na lang daw. Pero siyempre, mababurst out siya. Ni Yamate dito, nice effort. He got the tower, but dies in the process. Nakuha ba niya? Oo, nakuha ata niya. So, tala ito, Boombox, Enelio. Trying to offset this aggression coming in from Team 1-2-3. Nakupan lubida ni Ben. Siryo ni Luno dahan-dahan. Pero nice cold embrace. Yakap ka muna, bebe. Para hindi siya kagad mamatay. Ganda rin ano. Flame Guard plus Ion Shell. Eh, sadya nga namang sobrang kating BOTs. Kahit sabihin mong TA ka. Eh, mabubura. Yung iyong refraction. Eh, what more kung walang TA dito, di ba? So, ayan. Sobrang chill lang nila. Kang naka-abangers maging si Adrian at saka si ano? Ang Adrian pa. Oo. Wala.
kalat. Oo, naku. Raven, kita siya dito yung 340, magkatagawa siya ng backup. Pwede ba nilang patayin ito? Pupuguin ba nila o mamaya pa? Oops, shuriken, nice na ako mga kaibigan ha. Last hit ka pa ha. May dust ba dito? Tera, huli. Huli ata. Hindi. Walang tinawag na backup eh. Samantalang ito mga kaibigan, tatlong magdedepensa. Laban dito sa bottom tower. It's Cast, Ryo, and Boombox. Ano gabi nila? Magkapato ba ng shards? Hindi, makakataas ito. Malamang, ninja moves agad. Si Ben and all MSI can do is defend their their tower. Samantalang di man lang sila maka-offense maliban sa sabihin natin dalawa. Well, yung isa kasi na delay, so medyo alanganin para sa kanila dito. Silver lining is wala pa naman na push itong Shadow 2-1. Pero Boglu, galit na po yung tala lang. Nag-Echo Slam si Cass, nag-Laguna Blade si Lina, at ang nakakuha ng last hit si Boombox. Grabe naman yun. Blade is good. Pero may tipo din nagbato ng shuriken. Discarte lang muna. Kang nandito. Ano gagawin nila? Wala pa. Mahabol na naman po yung galawang ano? Galawang Diablo mga kaibigan. The old school combination. Tingnan natin kung meron ba siyang papakatihin. Pero kita siya ng sentries. Would he be able to get caught? Hindi pa daw muna. Naglagay muna siya ng pasalubong para kay Winter Wyvern. Uwi mo yan mamaya. Jardel. Si Jardel po ito ah. AKA Chrissy. Easy ka lang. Masabihin nyo kay Denki. Wala naman si Chrissy. Niloko nyo ako eh. Ganyan siya. Iba lang ang pangalan. Diba? Nagsawa na siguro siya kay Chrissy Constanza. Kaya sabi niya, change name tayo mga dyan. Yan ang kagandahan ng Dota 2 eh. Ang change name walang presyo eh. Pero syempre, you have to be responsible enough para mag-change ng name. Kasi, yung iba, tupless ang style eh. Palit-palit ang pangalan. Either nang o-offend or nang papatawa. Dapat legit, di ba? Tumiyari, wala pa. Nako. Wala pa. So, yung mga kabihan, kape-kape lang daw muna pag may time. I think they're gonna play it really safe right now. Hintayin nila na magka-item sila pareho. On the side of Team 1-2-3, they have Ember. And tawag dito namatay kasi Bounty Hunter. Sa MSI naman, they have PL. Well, mas marami sila Storm at saka Lina. Mas masakit ang kanilang pwede ba yun. Pwede to nangyari. Wala. Sabi ata ng 1-2-3, dadaan namin ito sa right clickan. Wala kami yung pakialam. Ito naman MSI, dadaan namin sa combo. At sana nga mangyari yung plan namin gawin. So anyway, if there are international viewers right now, I would like to say hello. If you want the English stream, you can go to Heplot TV. They are streaming the matches in English. I'm sorry for the advertisement, but yeah. Dito, ang gagawin. Nasa peligro ba? Si Ben? Pwede siya pumasok dito. Blink in Phoenix Grip. Pero mga hindi pa niya ata gagawin. Wala, iniwan pala siya ni Espoil Company. Hindi, ayan, dito pala. Pawala na. So ngayon, dahan-dahan po mga kaibigan na itong MSI ay sinisira na ang pangarap ng Team 1-2-3. I think they need to, Team 1-2-3 needs to push. Hindi sila pwede magbigay ng space sa MSI na kumuha ng objectives palagi-lagi dahil lagi sila magkakumpul-kumpul sa isang linya. Dapat, habang wala pa namang gulo, mag-guerrilla tactics na itong MSI, itong Team 1-2-3, di ba? Ayan, katulad yan. Dahan-dahan na mga kaibigan, wala na pong tier 1s na buhay. Para sa 1, 2, 3. Ito na ba ang tilt na hinihintay natin? Wala pa naman siguro mga katropa peeps. Ayan, matuto kayo magbasa please. Mamaya mag-beast mode yung Minas TV. Mamaya mag-beast mode tayo sana. Para mawala yung antok. Easy pa. Sa ganito kasing moment, alam mo yun eh. Kumbaga parang we need to be very informative kasi wala pa naman nangyayaring hype. So, magpo-point out ka lang muna ng mga pwede nilang gawin. Smoke Gang coming in, Queen of Pain already finishing his Orchid Malevolence. At hinahawakan niya kanyang Orb of Venom. Ito daw yung lucky charm niya. 343 has Orb of Venom as well. Si Kang Kang, Blink Mechanism. Very alright para sa kanila. Dazzle. Well, ayan. Okay naman siguro yan. Yan, kung si Bumbak kung mag-jay pa siya. Kabang si Ben Ben. Mahabol, hindi pwede na hindi kagad ng
track. Uy, niyakap ng kanyang ano, kalamigan. Sinakabi na sila. Stun will be there. Uy, Winter's Curse para kay Ben. Papasok dito. Jump there. Oh, ang ganda ng pasok mga kaibigan. The wall was there pero wala silang pakialam. Minema mga kaibigan. Nakagamit ano? Nagamitan ng shallow grave pero hinabon nila si Rio. This team 1, 2, 3 medyo galit at yun nasigawan. Patay ang tatlo, dalawa lamang ang na-jipots sa team 1, 2, 3. The wall did it, not to mention free reign. Ang team 1, 2, 3 na maglabas, pasok. Eto, nakatakbo ba si ano, Jardel? Hinahabon nila. Dito yun lang. Sabi nila, might as well, di ba? Rapin na ito. Si Storm naman, farm din lang ata ang habol. Hindi natakbo siya. Ako po, 1, 2, TTP na lang siya. Buti naisip niya kasi pwede siyang ano din, pwede siyang magantihan eh kung halimbawa naglagi. Bigla siyang iyan noon. Vortex right click happy birthday tapos unboxing. Pero habang wala pa siyang Orchid Malevolence, I think they are safe versus Storm except for the burst. Yun lang po problemahin nila. The score is 14 to 12 in favor of team 1 2 3 at umaangat na po dahan-dahan ang ating net worth graph. Kanina nasa bandang 3K yan, ngayon na 2K. Not bad for them. Kailangan nila ng pampalakas ng loob eh. 3K XP naman para sa team 1 2 3, so that's a big difference from 1 2 3 and Mineski. Eh medyo Mineski. MSI eh kasi sumusolid yung ano nila. Yung kita ng 1 2 3 thanks to Bounty Hunter's track. So ayan, kasama-sama sila ulit ata magkataon na makakita ng gank dito. Let's see. Let's wait for the answer of MSI Evo GT. Remember, sila po ay nakapasok dito sa may top 4. Oo. Abangan nyo. Sa Thursday naman, eh, ang laban ng first departure, laban sa mamaya ni Mabin. Ako na, si Umbak, na-stun kami ito cover up. Pero mamama din natin dito, si Blue Eyes White Dragon, patay ka agad. Ayan, nagkatanong dito, where is Crazy? Storm is Crazy. His current name is DJ, which stands for Jardel. That's his first name. Pero 1, 2, 3 na kasama-sama. Sabi na pupush din kami. Ang problema naka-prende dito. Si Kuya Raven mo, nagpaparami ng anak. Meron na siyang defusal. So alam mo na kagad na wala nang uwi yan. All in na ito. 1, 2, 3 naman. Pupush din ng Tori. Pwede nang i-deny kung gusto nila. Makukuha ba nila? Waiting for it. Nice one. Ember will be denying the tower if he wants to. And he actually did. Andito si Rio. Bumuga ng apoy. Ano gagawin ng 1, 2, 3? Pwede silang magtawag dito ng smoke gank din. Pero problema, di alam nila kaya. Since nakaka-expire lang nun. 1, 2, 3. Abangan siya mag-deal. Oo, naku po si Kang! Nasa piligo mga kami. Sabi ni Jardel, galit na kami. Magpupush kami dito. Dumating naman. Si Ben at tinitigan lang niya. Si Raven. Uy! Kausdos! Oh, syempre gugulong niya. Remnant versus Remnant ang laban dito mga Ben. Magkapatid laban sa magkapatid. Wala ng... ano, walang personalan. Servisyo totoo lang. Jardel getting caught. Gumulong kagad para lumayo. Siyempre, hindi naman yung stun. Yung stun. Right click it lahat. Ben would die. And Cass actually using his ult just for the ice. Oh, buhay ba siya? Nabuhay! Nabuhay! Nabuhay mga kaibigan. At si Yama, di ba, nakapatay. Killing Cass. Grabe, nakapag-remnant out pa siya nun. Anyway, this will be a different game. Para kay Ember, going in for a BKB first instead of, ano, of checking Reddit. Sayang naman. Pero okay lang yan. Sinasabi sa chat, kamusta naman? Ayan. Ako naglalakad na. Wala naman nangyayari dito. Uy, okay to ah. Tignan mo yung item ni Bounty Hunter. Glimmer Cape mga kaibigan, medyo may swag lang ng konti. Siguro kasi sabi niya, pag nag-invis ako, ulit, super invis, 2014 mga tropa peeps. I think this would be a grieve. It should have been a grieve. Oo, mech na to dapat eh. Kanina pa dapat, pero siguro may iba ang mech bearer ng, kung hindi, siya rin lang naman talaga. So very confusing to para sa team 1, 2, 3. Na, Glimmer Cape might be used para sa kakampi, hindi gagamitin sa, ano, sa sarili niya, di ba? Kasi kung puro lang sa sarili, edi wow. So yan, maghintay tayo ng action pack engagement coming in from MSI after nila makapag-ipon ng items. So far, medyo hindi nila hindi sila nakakapag-force ng issue dito eh. Nakakaasar nga naman talaga yung factor eh, ni Dazzle. Na talaga naman cockblock of the year. Pero ito, nag-smoke sila. Smoke except for Ember.
And Ember would be the bait, I believe. Kung sakasakali, pwede silang mag-call dito ng ano. Ayan, pinging. Ang MSI sabi nila, trap, puntahan natin to. Tingnan natin kung nag-smoke din sila. Let's check. Yes, they did. This can be a counter-smoke opportunity para sa Team 1, 2, 3. Abangan natin mga kapatid sa susunod na kabanata. Ayan, naglalakad na sila. Dahan-dahan ang problema. Expire na ata. Medyo aabot ba? Aabot ba? Nako! 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 Kung kailan mawawala ng smoke catching. Almost everyone from Team 1, 2, 3 nasa ng detection. Yun na, nag-dust. Catching dito. Oh, shot. Oh, ang sakit! Aray! Ang sakit, Jer! Grabe yung damage output coming in. Drop. Yung sa ganung moment, alam mo, akala mo sa inyo yung laban kasi kapag vacuum ball kayo, pero ang problema mga kaibigan, MSI lacking the firepower to tank everything. Team 1, 2, 3. Vacuum, wall, at sleight of fist doing its magic. MSI forced to retaliate and back off. What a play from Team 1, 3. Remember, wala silang, wala na yung smoke nila noon. Ang element of surprise at MSI. Pero ang problema, walang mech, walang mech, walang mech yun. Walang mech. Ayan, meron pala si Darkseer. Sorry na. Ah, kaya pala. O nga no, nasa mali din ang Kuya Denki ninyo eh. Nakalimutan ko yung existence dito ni, ano, ni Kang as the Darkseer. Na siyang may hawak ng ruleta ng kapalaran to use the Greaves. Siya yung unang mag-mech eh. So might as well, diba? Sabi ni, ano dito, okay na ako sa item na Glimmer Cape instead of for opting for another Greaves. Hindi naman siya naging stack. And what you've seen, mga kami, na pinasatman. Oh, yun na! Glimmer Cape in the works! Pinatikim ng, ano, ng Team 1, 2, 3. Yung mismong, ano, hoodie ng Rave. Grabe. Ganda, sulit din pala, no? Kahit pa, na Ben dito opting to go for blocking bar. Actually, ano, doing its magic. Covering up for the disadvantage that Ember has. Versus the lineup of MSI. Habang wala pang, habang kulang ang firepower ng MSI, at hindi pa ganun ka nag-i-snowball itong team nila. Eh, at least makakapagsalo siya ng konting disables. Only Laguna Blade would be a threat versus, tawag dito, versus Ember's BKB. Pero sabi natin, okay na yon. Basta hindi lang siya nai-stun, he can freely use his remnants and stuff para ma-evade yung Laguna Blade. Kasi may window yun eh, may window of damage. Ito, tingnan natin para ma-check natin. Ilan nga? Hold natin. Boom! Yan, 0.25 delay before the damage is applied. So, pwede mo siyang madodge using Remnant if he wants to. Jardel, tapos na yung kanyang Orchid and Bloodstone. Pero yun, ganun din naman. Tatlong core ng MSI eh. Sobrang sarap po. Pwede na itong Manta. Pwede rin namang Skadi kung gusto niya. Yamate, BKB, and Orchid. No Aghanim Scepter. Minerva, wala naman tayong asahan dyan kasi support yan. Kang Blink Greaves, pretty good. Si Ben naman, makumalayo pa ang kanyang Battle Fury. Palakpakan na natin yung mamaya pag nabunod. So yun, the score is now 20-16. Despite that, Jardel Mampusti, aka DJ, at yun ang sasabihin ko pala yung pangalan, eh siya ang namumula dito sa may, ano, sa may net worth. At namiss ko na naman. Kahit walang detection, nakuha niya i-burst. Sobrang sarap talaga ng may Orchid. Not giving time for Bounty Hunter to even use his Glimmer Cape to escape. Pero ito, nagsisecure na ata ng map control ang Team 1, 2, 3 by getting that gem. Alam ng 1, 2, 3 na kailangan nilang matanggal yung hindi lang yung detection, kundi yung mismong visual real estate ng MSI Evo GT. Kung gusto nila na makalibot ng husto si, ano, si mamaya niyan. Naku, yun na, na-burst out kaagad. Tinitigan lang nila eh. Walang, not even a chance to use his BKB. Itong si Kuya Ben mo, at least di ko na-miss yun, di ba? Ryo dito, bursting him out at level 2. Laguna Blade at Rosha na ata. Timing window. Walang Ember. Let's see. May Greaves. May Greaves, ha? At saka vacuum ball. Ang 1, 2, 3. Baka naman masidex sila dito. Abangan natin yan, mga kaibigan. MSI now securing this Rosha. At tingnan natin. Ako, ang inisip ko dito, marami sigurong pumunta dito ng ano eh. Ano ba ang odds dito? I think it's in favor of MSI. Hindi ko kasi na-check yung NXT, yung next game kanina, kung paano yung odds. Pero siyempre mga Pinoy, eh pupusa sa Pinoy yan. Alam nga naman, bumalimbing gaming ka dito. Ryo, securing the Aegis. Can go for a gank on the get-go. Meron ba silang smoke? Where, let's check. Wala silang dala. So mukhang wala mo na mangyayaring gano'n. Ang dami na pala nangyayari sa chat. Naku. Boombox? Okay.
Wala pa. Nakatrack si Raven. Ako! Di niya kinuha eh. Nakatrack siya eh. Yeah, wala na. Nice one. Securing. Leo dito. Naka-invis. Naka-ages. Actually, dapat ang hinihingi ko sa MSA ito mag-gank. Hindi sila pwedeng mag-kape-kape gaming eh. Versus snowball-oriented team. They can't really force... They can force a 5v5 situation pero dahil merong ano, merong vacuum wall at saka grease, dun sila matatalo. So might as well go for pickups. They have the heroes to do so. They have Storm. They have Lina. Lina and ES can gank by themselves. Or naghintay lang sila ng ano dito ng blink. Yeah, this is good na rin siguro. Smokes, ito na po. Mukhang timing window ata ito. No Roshan, pero nag-smoke. Nag-smoke pa. Hindi, naglalakad lang naman dito, nakita nila. Si Ryo, meron silang gem, ha? Merong gem. And I think, alam, di pa alam ng MSI kanina na merong magandang detection item. Ang team 1, 2, 3. Kang, holding on to the gem. Sige natin. Wala pang tao dito. Samantang nag-i-speak siya MSI Evil GT. Raven dito creating space for his team. This is a Scuddy most definitely. And if MSI actually overcommits on this one, they might die. Pero ang problema naman, para sa 1, 2, 3, eh ayun na nga o, space created giving ample time for Yo and Kat to actually catch Ben. May chance ba siya? Hindi makagamit na naman ng BKB! Bawal yan kay Enrile. Raven dito nalagyan na naman ng ano dito. Nang track. Would he be able to get a kill? Oh! Winter's Curse! Para kay Yaman ay bumasok na po! Si Jardel! Nakataas pa rin! Hindi! Silence pa lang! 3-4-3! Monster kill! Pinatay ang score mga kaibigan. Parang paningin ko lang 20-20 vision. And let's see kung paano ang sagot ng 1, 2, 3. Patay po ang tempo controller nila. No Ember, no Bounty Hunter. They can spot this Observer Ward from the right now kung magalakad si Kang. And this will be very big. Kung hindi ito makikita, kung yun, pause. Kung hindi ito makikita ng 1, 2, 3 sa ngayon, walang katakot-takot na magpupush ang MSI Evo GT to take this tier 2. This can dictate what would happen. Ayan, okay, laging lang daw sila. Ayan. Okay, sige, dinobo check ko lang. Kasi ang mangyayari itong mga tropa peeps, kung matanggal, kung walang, kung mananatili itong Observer Ward for MSI, they know na walang tao in this proximity. So they can go as 5, they have the ult, well, walang ulti. Oh, pero may blink naman sila, they can secure anything. Oh, 12 seconds na lang, may BKB na rin si Lina. Wala, walang Winter's Curse. Pero okay lang yan. Kaya naman nila siguro kay pagbalugbogan sa tatlo lang. Vacuum Wall would be a threat, yes. Pero mas maunahan nila eh. Kaya nilang maunahan yan eh. With this visual advantage. Kitang-kita nila kung saan nakapwesto si, ano, si Kang Kang. Kaya ngayon, ayan, sabi nila, walang tao! Tara, rock and roll! Kuhin na itong toy na to! Cast, nakaabang mga kaibigan. On guard duty, nakatapat ang ngipin sa may baba. So, ate daw yan. Yan ang napungsoy natin. Kang, ayan, nakita nila si Kang. Sabi ni Kang, may ano dito, may ward. Oh, yun. Siyempre, hindi na magko-commit yan. Pag nag-commit ang MSI, baka ma-vacuum wall sila dito. Sila pang maguho, mga kaibigan. They're just gonna force the creeps to move in para mapuwersa ang 1-2-3 na mag-defend. Very smart. Baka sabihin nyo, kaya kayo basic yan. Pre, basic yun. Kaya ngayon na ginawa nila. Hindi nila pwedeng iwan lang yung basa-basa ng loot yung creep wave. They need to keep them at bay para naman magkaroon sila ng espasyo to rotate and move sa objectives na gusto nila makuha. Like this, kinuha nila yung stacks dito. Raven, Scuddy is finished. No boots of travel for Raven. Ito yung gusto ni Polo na strat. Walang baling binga Dota sama-sama na jutsu. Pero wala silang mech. Kaya ito yung para sa akin questionable for MSI. Sa ngayon, automatically, hanggat hindi namamatay si Darkseer, meron panibagong pag-asa thanks to Greaves and the heals from Dazzle. Ngayon, kailangan i-burst out ng MSI. They have Storm. If Storm can actually go in and find Dazzle, remove him immediately, then they have that they have a very big chance of winning. Pero hanggat di lang mapipita si Dazzle, makakapag-Greaves itong si Darkseer, inga nga sila. Ayan o. Makakailang ano si Ben. Makakailang tong Kadso Gaming yan maya-maya, lalo pag malapit na ang kanyang Battle Fury, nagpaliyab. Ilan na lang, magkano na lang ang kulang niya dito? 700, kulang pa. Oo, ano kaya pwede niya ibenta? Mamaya natin abangan yan. So far ah, MSI not securing a gem of their own. Dapat siguro ma-realize sila na mahalaga ang map control ngayon sa Dota 2. Pumasok ba? Hindi. Tong Kadso lang, tong Kadso buo na ba yung Battle Fury? Buo na po niya.
Ipapaliyab na, nagpe-present sila. Oh! Bumligin! Hindi, wala. Nalubid siya. Lagi ng track. Naku po, this will be big. Para sa Team 1 to 3, kung makapatid lang MSI with all these tracks in the world. Bumbak, sumaabante. Type lang daw, nalubid ng si Rio. Atrasan lang. Wala pa. And they're gonna back off. Siguro sabi na pressure lang. Okay na to. Just keep up the pressure, guys. Kung may Song of the Silence, sobrang easy nito eh. Para sa Team 1 to 3. Pero unfortunately, they don't have a prior setup. All they can rely on is for MSI to actually bunch up together. Tapos saka mag-vacuum ball. Saan muna to? Mag-farm? Oo. Para makontrol. Dalawang linya magpo-push dito. So ito na po. MSI on pressure Dotto. Team 1, 2, 3 can actually farm this one. They have the AoE damage. Ang problema, Ben, hindi pa yung magpahuli. No blinks from Mario. No blinks. O, wala pa siyang blink. Blink kill sa dito can do its magic eh. But siguro, ganyan na lang daw muna. MSI would play it really safe. Tier 3 on the mid is now gone. The score is still 20-20. No deaths for the last 5 minutes, I believe. Ayun, no. It's over 9,000 na po ang net worth para sa MSI. XP naman nasa 15K. Team 1, 2, 3. May bounty hunter sila. Pero gelong-gelo sa pera. At yun nga ang problema. Yes, you have a bounty hunter. Pero wala ka na makuhang kills. Ito, mamari ata si Jardel. Yamat-yamat eh, gugulong. Si, ano, doon ko mahabol ba si Yamat eh, mga kapatid. Meron doon siyang kapatid sa kanya. Matapang ako. Waiting for the blink. Gugulong pa ulit. 12 seconds to go. Para makahabol, hindi pala. Wala. Kung tayo ito, nako si Ben Wu. Huli ka, Balbon! Hinil ka pa ni Kang. So, no Greaves. No, this can be a timing window. Kang, mga kaibigan, ipagbalagbugan. No wall. Ginamit ang wall. Last minute wall. Echo slam! Catching! 3-4-3 and he is dead. May wall dito. So, una nila yung rainship. Dumaan si, ano, si Rio. Kinuha niya yung gem. Securing it. At ito, how would you stop the cancer? No way! GG would be called at 38 minutes in. At yun ang problema. Para sa 1-2-3. Okay, sana. Kanina. They have the vacuum wall combo. Yes, they have. Meron silang bounty hunter. Ang problema, they didn't even capitalize on those advantages na makakuha ng mga magagandang pickoffs. They have allowed MSI Evo GT.